To be honest with you, hindi ko alam ang Mandanas ruling. Lagi ko lang po itong naririnig. Pero matapos ko pong panoorin ang talumpati ng ating mahal na Pangulo dito po kanina sa 2023 General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, eh nagkaroon po ako ng idea kung ano po yung Mandanas ruling. Ano po? Tingnan nga natin, sabi ni Froilan Solis, hindi. Yan, Josepina de la Cruz, good evening po sa inyo. Si Charks, hala, may parasitation pala dito. Hindi, nagtatanong lang tayo kasi mamaya maboring kayo eh. Kailangan malaman po natin ito. Mostly sa LGU ata yung Mandanas ruling. Tama, may idea si Tol Banat Boy. Si Maria Teresa Miguel, Ellen Agkawili, Echore, good afternoon po, watching in Doha, Qatar. Si Gio Prisk, hindi rin niya alam. No worries, ako hindi ko alam talaga ito mga tol. Criminologist ako, malay ko ba naman dito. Yan, si Boss Abus, may idea siya. Sa IRI yata yan, ma-realign. Tama po yan, ano? Kasi ang IRA, Internal Revenue Allotment, ay ngayon po ay tinatawag ng National Tax Allocations or Allotment, ano? NATA, NTA na. Sa pamamagitan po iyan ng Mandanas ruling. Kanina ipinaliwanag po ng ating mahal na Pangulo sa kanyang maikling talumpati diyan po sa harapan ng mga municipal mayors. Si Mildred Odie Lennon. Yan, wag po kayong mahiya, ano mga tol, kasi dapat alamin po natin ito dahil bahagi po tayo ng local government units. Tayo po ay nagbabayad ng mga tax sa ating locality. Kung kayo po ay merong kaunting kabuhayan, nagbabayad po kayo ng business permit, nagbabayad po kayo ng mga clearances, nagbabayad po kayo ng inyong amilyar o kung ano-ano pang mga taxes sa ating locality. At yung tax po na yan, napupunta po yan sa gobyerno, national government. Tapos yung national government, syempre yung tax collections nito, i-deliver din po iyan pabalik sa ating mga localities. Paano ba mangyayari yon sa pamamagitan po ng Mandanas ruling? Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang talumpati at panoorin din po natin. Pasensya na kayo kung hindi ko na po malalakihan kasi nasa Opera browser po ito at yung StreamYard ko ay nandito po sa Chrome. Kaya hindi ko na mapapalakihan po ito, pero anyway, 18 minutes lang naman po ito. At tiyagain na lamang po natin, ano, una yung pagdalungan ng ating mahal na Pangulo, yung pagpasok niya sa Manila Hotel. Reminiscing sa akin tong Manila Hotel, mga tol. Alam niyo kung bakit? Sino ang merong idea? Kunyari, nasa klase talaga tayo. Bibigyan ko ng plus one. ganun ako sa loob ng klase before eh, para lang makonvince ko yung mga estudyante kasi natatakot sila sa akin. Ewan ko, intimidating yata talaga ang dating ko sa harapan ng mga bata. Natatakot sila kaya ang gagawin ko, mayroong mga plus-plus para lang mag-participate sila sa discussions. Alam nyo kung bakit reminiscing sa akin ang Manila Hotel, mga tol? Trivia lang ito sa buhay ko. Ang Manila Hotel, it was in June 16, 2007. Mansari po yun ang naming mag-asawa. June 16, ano, 16th day of the month ang mansari po namin. At noong June 16, 2007, yan po yung araw na ako po ay binigyan ng 1 million pesos ng ICCT Colleges Foundation Incorporated. Ano? Sa mga hindi pa po nakakaalam ng kwento ko, ang pangalan ko po ay Top 1 kasi literal pong Top 1 ako sa board exam. At yung Top 1, kapag ka ikaw ay nag-Top 1 sa board exam at ikaw ay nag-aaral sa ICCT Colleges Foundation Incorporated, bibigyan ka po ng 1,000,000 piso bilang cash incentive ng nabanggit po ng paaralan. Kaya hindi ko po makakalimutan yung Manila Hotel. First time kong makapasok dyan sa Manila Hotel at ang sarap ng pagkain ha. Ang ganda nung ang ganda nung ambience, talagang yayamanin ng datingan. Ngayon, panoorin po natin ang ating mahal na Pangulo kanina dyan po sa Manila Hotel kasama po ng 94% na municipal mayors nationwide, ano, mula po sa League of Municipalities of the Philippines General Assembly. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency
Ferdinand R. Marcos Jr. Yung nakikita niyo po ay mga municipal mayors. How many municipalities do we have in the Philippines? Meron po tayong 1,489 municipalities. At kung 94% nito pong nandirito ngayon, probably nasa 1,100 plus ang attendees dito po kanina. Ano, kasi 94% eh ng municipal mayors ang nakapunta po dito sa Manila para po dumalo diyan sa National Assembly o General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines. At ito po daw ay kauna-unahang nangyari muli sa loob po ng 3 taon. Pasensya ka na, Mayor, hindi ka masyadong napansin ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi baka sabihin niya na isnab siya ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Ganun talaga, Mayor, sa dami ng mga bumabati dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung nalagpasan ka, better luck next time na lamang sa iyong selfie. O yan, nandito po kasama si Secretary Amena Pangandaman ng Department of Budget and Management. Kasama din po dyan si Department of Finance Secretary Benjamin Jokno. Kaya sabi ng Pangulo, ang galing nyo talagang mag-imbita kasi alam na alam ng mga municipal mayors kung sino-sino yung mga iimbitahan nilang secretary dahil may mga usaping pang-budget. Nandito rin po ang ating Special Assistant to the President, si Sir Anton Lagdamayo, at ang Chairman Emeritus ng League of Municipalities of the Philippines na si Sir Chabit Singson, at yung kasalukuyang presidente po ng LMP, I do not know his name. Pasensya na po, hindi ko na-research kanina kung sino po yung presidente po ng LMP sa kasalukuyan. Anyway, tingnan ko nga muna kung sino po yung president para hindi po tayo president of LMP. LMP. Yan. President of League of Municipalities in the Philippines. Kung sino po siya kasi nakakahiya naman. Okay, siya po ay si Mayor Joseph Bernos of La Paz, Abra. Ano? I hope hindi ako nagkamali. Okay? Si Mayor Joseph Bernos, National President following LMP President Emeritus Luis Singson of Narbacan, Ilocos Sur, who served from 2019 to 2022. Again, yung nakikita po nating katabi ng ating mahal na Pangulo sa gawing kaliwa niya ay si Mayor Joseph Bernos. Siya po ang kasalukuyang presidente ng LMP. Pakinggan na po natin ang talumpati po ng ating mahal na Pangulo. The Secretary of Finance, Ben Jokno, and the head of the DP. Magaling talaga ang LMP. Nandito lahat ng mga pagkukuhanan natin ng pondo. Nandito yung Department of Finance at saka DBM. Talaga naman, naunahan nyo na ako. Ang ating kinikilala na talagang leader sa local government, ang ating LMP President Emeritus, si Manong Chabit Singson. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Maraming salamat na nabigyan ako ng pagkakataon na makasama kayo dito sa inyong konferensya at inyong pagsasalo-salo dahil ito palang yung pinakauna for the last, this is the last, the first one for 3 years. At dahil siguro doon, binabalita sa akin at ng inyong presidente na 94% ang nandito sa
ang nakarating dito sa Maynila. Mabuti na lang at natapos na lang medyo na bawas-bawasan na ang problema natin sa COVID. At tayo... Okay, yung title natin, baka sabihin nyo, fake news ako ha. 94% ng mga municipal mayors ng bansa ang sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Yan po ay assumptions ko lamang. Baka more than that pa dyan. Kasi yung pinagbasihan ko ay syempre, kung ikaw ay pumunta dyan sa LMP, basically, sinusuportahan mo ang national government. Ganun lang naman yun eh. Marahil yung 6%, totoo talaga na may 6%. Eh baka hindi naman dahil sa hindi sila sumusuporta sa Pangulo. Eh baka mga busy po sila sa kanilang mga respective municipalities. Kaya hindi na po nila nagawang umaten dito po sa pagpupulong na ito ng League of Municipalities of the Philippines. Patuloy po nating pakinggan ang ating mahal na Pangulo. Ngayon naman ay nakakapagbiyahe na dahil napakahalaga ng ganitong klaseng ugnayan. This kind of meetings and conferences are very, very important, especially since we are just in the first year of our term, lahat tayo, of our term in office. And ibang-iba ang mundo ngayon. Ibang-iba ang mundo na ating hinaharap. Marami tayong kailangang baguhin sa ating paggagawa. Marami tayong kailangan isipin kung paano pagandahin ang sistema sa Pilipinas. At alam naman ninyo, I always call myself, lumaki ako sa local government. Kaya para sa akin, hindi ko kinakalimutan kung gaano kahalaga ang ginagawa ng ating mga LGU, ng ating mga local executives, lalong-lalo na sa mga municipalities and cities. Dahil talaga naman, kailangan ipalapit. Kaya tama yung naging inyong... ng inyong manifesto na sinasabi dapat ipaglapit ang national at saka local government. Kaya para sa akin, lalakihan talaga natin ang role ng local government sa lahat ng pagplano, sa lahat ng mga iniisip ng national government. Para sa akin, kailangan na yung mga ginagawa natin ay kami sa national government ay kailangan makinig sa inyo. Dahil kayo'y nasa local, masasabi... Alam nyo, ang ganda ng punto dito ng ating mahal na Pangulo kasi ang sinasabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos, pasensya na kayo kung pangunahan ko yung speech niya, siguro naman, napanood nyo na to kanina, no? Mas alam ng local government officials ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Mas expert sila kumpara sa national government. Kaya naman dapat ang national government, itodo ang kayang ibigay po nitong tulong sa local government units. Ngayon, mayroong nagtanong dyan. Although siya naman siguro ay hindi seryoso sa kanyang katanungan, dumalo ba si Joy Belmontes na dilawan? Actually, walang kulay ang pangulo natin ngayon eh. Hindi niya po tinitingnan ang isang local government units official sa kulay nito. Magkasundong-magkasundo ang Pangulo at si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Pero hindi po siya dadalo dyan kasi ito po ay League of Municipalities of the Philippines. Ang ibig pong sabihin niyan, mga munisipyo lamang na mayors ang nandirito. Lahat ng cities hindi po kasama dito. Meron din po kasing sariling league ang mga cities of the Philippines. Ano? Yun po ay ibang asosasyon. Ito naman po ay para po sa mga municipal mayors. Kaya definitely, wala po dyan si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Tuloy po natin, ang pinapaliwanag po dito ng ating mahal na Pangulo, inuulit lang po natin, mas alam ng local government units ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakumpan kumpara po sa national government. Kaya kayo, tayo bilang constituents sa ating mga respective LGUs, una tayong lumapit sa ating LGU bago po sa national government. Ano? Basic naman po yun. Lumapit po tayo sa ama at ina po ng ating bayan. Ngayon, kung kulang po yung ayuda at walang ayuda para sa LGU na naaayon sa ating pangangailangan, saka po tayo lumapit sa national government.
sabi niyo, alam ninyo. Tingnan niyo kayong lahat, mga mayor, walang makakapagsabi sa inyo na kayong na may taong mas alam ang bayan ninyo kaysa sa inyo. You are the experts about your municipality. You are the most aware of the problems that you have. You are also the most aware of the possible solutions. Kaya napakahalaga na kami dito sa national government ay nakikinig sa inyo. Asahan ninyo na dito sa administrasyong ito ay nakabukas lahat ng aking pandinig upang marinig kung ano ang pangangailangan ng ating mga local officials at kung ano man ang ating magagawa upang solusyonan ang mga problema na hinaharap ninyo. Ang pinakamalaking issue siguro na hinaharap natin ngayon ay yung pag-implement ng Mandanas ruling. Nabanggit na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mandanas ruling. Kaya nagkaroon ako ng interest kasi lagi ko itong naririnig. Bagamat binabanggit ito sa mga balita noon, hindi ako interesado. Pero dahil po dito, in-explain ng ating mahal na Pangulo, pakinggan muna natin bago po tayo magpatuloy ano, kung ano ba yung Mandanas ruling. Aware of that at kung iniisip kung ano ba ang talagang nangyayari. Ang nangyari dito is nagkaroon tayo ng executive order, yung EO 138, that defines the different functions of government and local government. Dahil ang nasa likod niyan ay ang sinasabi, lalaki ang pondo ng municipal government, ng provincial government, ng city government dahil nga nabago yung interpretasyon dun sa sharing. Ngunit dahil sa mga pangyayari, tinitingnan nga natin ay maraming linipat na function at tinagay sa local government. Pag yung ibang lugar, hindi yung mga mayayaman na dito sa NCR, pero yung mga ibang lugar, kung kakalkulahin mo, lugi pa ang munisipyo doon sa naging EO. Ang nasa likod ng yung kaso na yan, alala ko, I was with Governor Mandanas, we were congressmen together. When we started talking about, nagsimula yan dahil merong proposal ang Senado noon na nung sinusulat yung budget, na sabi, isuspindi muna yung IRA. Dahil maraming babayaran ang national government sa, maraming babayaran national government ng utang. Kaya naman kami, nasa local government kami, ulap ang nag-file ng kaso. At sinabi namin, hindi maaari yan dahil pera ng LGU yan. At yung LGU, walang utang. Hindi nyo kami pinababayaan mga utang eh. Eh wala kaming utang. Bakit kami ang magbabayad ng utang ng national government? Sa awa ng Diyos, the Supreme Court upheld our position. Kaya ngayon, ang IRA is an automatic appropriation. Hindi na dumadaan sa budget process. Basta kung ano yung sharing, yun ang binibigay. Nung pinag-aaralan namin yan, nakita namin na sa local government code, nakalagay naman maliwanag na maliwanag ang salita. The words were very, very clear. All collections of the national government. A certain percentage of all the collections of national government. Ngunit, ang interpretasyon hanggang doon, hanggang nung banaw na yun, ang interpretasyon, hindi kasama ang customs natin, yung VAT, hindi nakakasama. Napakalaking halaga yun. Kaya ipinaglaban na dapat talaga ay sundan natin very strictly. We should follow very strictly the mandate of the local government code that we will take the IRA share of the local governments. Ang kalkulasyon ay yung buong koleksyon ng national government. At hindi na exempted doon sa pagkalkula, hindi na mawawala yung VAT, hindi na mawawala yung customs, hindi na mawawala yung mga ibang. Okay, putulin natin sandali si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kalumpati. Ano? Alam nyo, simply stated, ang Mandanas ruling ay
share ng local government unit sa national tax collection. Ano? Pag sinabing national tax collection, lahat ng mga pumapasok na taxes sa national government, kasama na po sa share ang local government units. Ngayon, may issue dito. Kasi ang sinasabi po, eh parang nalulugi yata ang mga LGUs ngayon. Pero doon po sa napakinggan ko na former Associate Justice ng Supreme Court at ngayon ay gobernador na si Governor Velasco, kaya daw po nangyari na parang nalulugi ngayon kasi dumaan po tayo sa pandemic. Simula nung 2019, ang simula po ng implementation, tapos ngayon 2022, syempre mababa po ang collection ng tax, kaya ang effect nito 2023-24 ay hindi pa rin ganoon kaganda ang magiging share ng mga LGUs. At sinasabi niya sa kanyang projection, dahil nga patuloy pong lumalago ng ekonomiya, by 2025, makikita na po ang kabutihan nitong Mandanas ruling. Ngayon, pag-aralan po natin itong Mandanas ruling. Ano mga tol, pasensya na kayo kung aral-aral muna tayo ngayon. Salamat sa 327 na manunood. At ito kasi, lagi nating nadidinig pero hindi natin alam. Yung binabanggit ng ating mahal na Pangulo kanina, na EO-138, ito po yun. Ito po. Hindi ko na yata sa inyo maipapakita ng maayos. Ano? Hindi nyo rin mababasa dahil malabo. Executive Order po ito, number 138, na pinirmahan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong June 1, 2021. Ano? June 1, 2021, inilabas po itong Executive Order. At ito po yung full devolution of certain functions of the executive branch to local government. Creation of a committee on devolution and other purposes. Sa madaling paliwanag, may mga functions ang national government na ipinagkakatiwala na po ngayon sa local government units. Katulad ng sinabi ng Pangulo kanina, mas alam ng local government units ang mga pangangailangan, problema sa kanilang mga nasasakupan. Basahin po natin yung mga pasubali, whereas clause po dito. Section 6, Article 10 of the Constitution provides that local government units shall have a just share as determined by law in the national taxes which shall be automatically released to them. Yun po yung pinaliliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, na kapag ka nagkaroon ng national tax collections, meron na pong automatic shares ang mga LGU, mahirap man na lugar ito o may kakayahang munisipalidad. Kasi may mga classifications ang municipality, mga tol. Merong tinatawag na type A municipality, type B municipality, at saka type C municipality. Ang basihan po ng type classifications ay income classification saka number of congressional district. Parang ganun. Pero ang primary is yung income class classifications. Hindi ko na lang maalala kung magkano yung ceiling sa type A. Pero pagka type A, yan po yung pinakamalaki ang kinikita na municipality. Like for example, kung kayo po ay taga Rizal Province, ang dami pong mga municipality dyan na talagang napakalaki na ng kinikita. Kainta Rizal, ang Taytay Rizal, yan mga municipality na napakalaki po ng kinikita niyan. Kaya type A municipality po yan. Tapos yung mga segunda ang kinikita, like for example, ang Angono Rizal, and I believe Angono Rizal is type A municipality pa rin. Ang Binangonan Rizal is type B municipality. Tapos ang Halahala is type C municipality. Hindi ko na alam sa ibang mga lugar kasi hindi naman po ako na-assign nung ako po ay pulis sa mga ibang lugar maliban dito sa Rizal. Ini-explain ko lamang po, ini-illustrate ko lamang po para magkaroon kayo ng idea na ang bawat municipality ay hindi po pare-parehas. Meron pong classifications at yung classifications po na yan, nakabase din po dyan kung magkano yung share po nila sa national tax allotment or allocations ng ating gobyerno. At yan po ay dahil po dito sa Mandanas ruling. Ano? Ito po yung primer ng Mandanas ruling. Kung gusto nyo po itong basahin, ibababa ko sa link po dyan at basahin nyo na lamang po. Yan po yung magkakaroon kayo ng idea kung
para saan po ba itong Mandanas ruling? Halimbawa, o sabihin na lang po natin na ito po ay nagbago doon po sa nakagawian na internal revenue allotment. Kasi yung internal revenue allotment, dinedetermina po ng national government kung magkano ang dapat ibigay sa LGU. Tapos ibabawas pa doon yung mga pagbabayad ng national debt o pagkakautang ng ating national government. Kaya nga sinasabi kanina ng Pangulong Bongbong Marcos, wala naman kaming mga pagkakautang sa LGU, pero bakit kami ang magbabayad ng pagkakautang ng national government? Kaya dahil po sa Mandanas ruling, magkakaroon po ng specific shares na ang LGU. Basahin ko po ang nakalagay dito, ha. The code also prescribes a way to divide the IRA spoils with provinces getting 23% of the KITI or cities 23%, municipalities 34%, and barangays 24%. With each category of LGU, there are further criteria for distribution, with a pool 75% of the distribution formula weighted towards populations. Medyo nakakalito, kaya kailangan po nating ulit-ulitin ninyong basahin ito dahil mga percentage po ang pinag-uusapan. Pero para hindi po tayo masyadong malito, simple na lamang isipin po natin na ang Mandanas ruling ay para po sa kabutihan ng mga local government units. At ngayon, sinasabi po dito ng ating mahal na Pangulo, kailangan makagawa ng kaparaanan ang national government na maibigay yung mga pangangailangan ngayon ng LGUs dahil nga po, ang liit kasi ng allocations nila eh. Dahil maliit ang tax collection ng national government. Kaya sinasabi ng ibang mga critics dito, eh parang masama yata yung Mandanas ruling para sa LGU. Pero hindi po ganon. Kung gusto niyo pong mapakinggan ang paliwanag, pero baka magalit po kasi kayo dahil ang nagpapaliwanag ay ini-interview ni Ted Pailon. Eh, alam niyo naman si Ted Pailon, anti-Marcos, di ba? Kaya kung hindi niyo ma-atim na pakinggan ang boses ni Ted Pailon, hindi niyo po makukuha yung sinasabi ng tao. Pero pasensya na kayo, I have to play this one. I-play ko lamang po ano para mas maintindihan po natin at hindi po nang gagaling sa akin. Mandanas Garcia ruling. Ito po, pakinggan po ninyo yung interview dito nitong si Ted Pailon kay Governor Velasco. Isa po ito sa mga pumirma diyan po sa desisyon na yan ng Korte Suprema. At by the way, bago ko makalimutan, ang Chief Justice noong mga panahong iyon ay ang ating Executive Secretary sa kasalukuyan na si dating Chief Justice Lucas Bersamin. Pakinggan po natin ito mga tol, maikli lamang, pagpasensyahan nyo na kung madidinig nyo ang boses na Ted Pailon. Oy, sandali, hindi pala ako nakaset sa premium ko. Dito tayo. Yan. DJ Tacha. Good morning and thank you for your time again. Ano ho ba ang itong Mandanas Garcia ruling? Ano po ang effect nito ngayon sa party ho? Ano po ang effect nitong Mandanas Garcia Supreme Court ruling sa party po na nakukuha ng mga lokal na pamahalaan mula po sa National Internal Revenue Taxes at maging sa ilang po mga buwis, Governor? Well, ang nangyari po dyan sa desisyon namin sa Korte Suprema noon sa Mandanas versus Ochoa ay lumaki po ang share ng local government unit sa taxes. Ano po? Kasi po dati ay hindi po binabase sa national taxes yung internal revenue allotment, yung share na binibigay sa local government unit. Eh nung tinaas po yung petition na yan sa Supreme Court, ay nag-decide po ang Korte Suprema at ang ponente po niyan ay si former Chief Justice Lucas Bersamin at ako po'y gumawa ng concurring opinion, ay ang pinagbabasehan po dapat ay yung national taxes. Lahat po ng taxes sa buong Pilipinas ay dapat maging base doon sa share po ng local government units na 40% po
access. Kaya po lumaki ang share na po ng mga local government units. Ang tawag na po dyan ngayon ay national tax allotment, hindi na po internal revenue allotment o yung dating IRA. Oh. Yan, 40% ano? Mula po sa IRA, ngayon ay tinatawag ng national tax allotment or NATA. Ngayon, bumalik po tayo sa magaling po nating Pangulo. And that is why I really admire our president sa kanyang katalinuhan. Ano, napakatalino talaga ng ating mahal na Pangulo. Halos sa lahat ng aspects, alam niya eh. Talagang napakapalabasan niya, alam niya yung mga nangyayari, at talagang hindi tayo nagkamali. Ano? Hindi tayo nabudol. At yung mga nagsasabi na sila'y nabudol, mga tanga. O, tayo po'y makinig patuloy sa ating mahal na Pangulo. Ibang koleksyon ng gobyerno. Kaya't yan ang... But ang dahilan kung bakit naging mahalaga para sa amin, naging importante yun, ay para mabigyan ang local government ng mas malaking pondo. Dahil, alam naman natin, lahat, lalo yung siguro yung mga first class, second class, ay yung mga third class, naghihirap eh. Pero lahat ng LGU ay kulang ang pondo at maraming gustong gawin. At sinasabi ko, eh, dapat bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga local leaders. We have to give them a chance na magawa naman nila yung mga kanilang magawa naman nila ang kanilang initiative. At hindi may pakita naman nila na yung eto, gusto ko yung project na ito. Tingnan natin kung maganda talaga. Para may pakita ng mga mayor, may pakita ng mga governor kung ano yung mga ganda nilang iniisip. At kung ganito ang mangyayari na lugi pa ang local government dahil sa EO, ay palagay ko, sabi ko, hindi nabigo yata yung ating hinahabol. So that's why we gave ourselves 1 year. Kasi nung umupo ako, sabi ko, tingnan kaya agad natin. Let us look at this, let us study this well. Because sa papel, it looks okay. Pero ang net effect sa ibang sa maraming lugar, hindi lang iba. Sa maraming lugar, ang net effect ay nababawasan pa ang pondo na pwedeng gamitin ng chief executive ng local constituency. So, kaya binigyan namin ang sarili namin. Nung tinitignan namin, sabi ko, marami talagang kailangan tayong ayusin. Dahil nagbago rin eh. Nagbago talaga ang panahon. And we have to coordinate and to synchronize all that we are doing at the local level with what we are planning to do at the national level. And again, the growth of our economy, the transformation of our economy will always start from the ground level. And if we do not give our local leaders the opportunity to show what it is that they feel are most important, pinakamahalagang proyekto, pinakamagandang iba't ibang gagawin, mga initiative, pinamagandang programa, eh kung hindi naman nila maipakita yun, hindi nila magagawa yung hinihingi natin para sa transformation, for the transformation of our economy. And that is why we went back to look at the EO-138 again, together with the mayors, the city mayors, the governors. At sabi namin, titignan nga natin. But we had to give ourselves, dahil by that time, it was already late last year. Sabi, hindi naman natin basta't pwedeng biglayin ito. So pinabayaan namin because there's no net effect for 2023. Dahil ang pinagkukuhanan ng 2023 ay 2020. Hindi naman nadagdagan ang takings. So sabi, can afford pa tayo mag 1 year. Kaya yan ang ginawa namin. Gagamitin ngayon namin itong 1 year na ito para pag-aralan ng mabuti yung 138. Tignan natin na siguro may mga function kasi na binibigay sa local, hindi naman dapat sa local talaga. For many reasons. One reason, walang pondo. Pangalawa, walang bagong item para makakuha ka ng tao. Pangatlo, walang expertise. Ngayon, ang point ni Pangulo dito, dapat ayusin itong 138 ng nakaraang administrasyon. Ano? May mga nakasulat kasi dito, ayon sa ating Pangulo,
na hindi na po applicable sa kasalukuyan. Kaya titingnan po nilang muling bisitahin ito at baka sakaling amyendahan o i-revise at mag-issue ng panibagong executive order ang ating Pangulo in relation to Mandanas ruling. Ayan ang aabangan po natin. Ano? Basta tayo ay magtiwala lang sa Pangulo, merong BTS na nakapasok. Tanga ka. Kasi naniniwala ka sa mga tao na ang laging binabalita ay puro kasinungalingan sa ating mahal na Pangulo. Wala naman talaga ako nakikitang mali sa Pangulo ngayon. Kung meron ako makitang mali, edi ikikriticize ko si Pangulo, eh wala nga. Nakanantetting ka, alam nga naman na mag-criticize ako, wala nga pagkakamali ngayon ng Pangulo. Nasaan ang pagkakamali? Isa kang tanga. Nasaan yung tanga na yan? Oh, anyway, di ko makita yung pangalan ni tanga. Lumayas ka dito, di ka namin kailangan. Kung tutulungan ng national government, pupuntahan kayo, halimbawa, land use plan. Diba, marami naman sa atin gusto gumawa ng land use plan, pero wala tayong expert dun sa ating mga, sa ating mga empleyado, sa ating mga department head. Napupunta na lang sa ibang department head. So, those are the reasons nakikita ko, sabi ko, hindi naman dapat yan. And some of the functions really belong to the national government. So, we are going to rationalize the functions because para sa akin, for example, yung mga pinaplano ng programa na national program, hindi naman maaari gagawa talimbawa. We will do a housing. Sasabihin natin, eh, bigay mo na lang sa housing ng ano, ng local government. O yung sa school building, repair and building of school building, ibibigay sa local government. Sabi ko, bigyan mo, kayang-kaya ng local government, magtayo ng eskwela, pero bigyan nyo ng pondo. Eh kung walang pondo, wala kayong magagawa. Di ba? Eh, tayo naman lahat, mas gusto natin by administration talaga. Di ba? So, ibigay nga natin, pero wala kailangan, may kasabay naman ng pondo. So, these are the things that we are looking at. That what are the functions na pwede na nga ibigay sa local government na karapat-dapat na tama naman na maibigay sa local government, eh meron naman na sa aking palagay ay really belongs to the national government. And so that's what we are examining. Asahan ninyo, as I said, that we are taking very seriously the issues that have come out from the Mandanas ruling and how we will implement it. Because hopefully, by next year, by 24, mag-i-improve na ang ating koleksyon. Kasi sa 2021, medyo maganda-ganda, medyo maaho na yung ekonomiya. Baka meron naman talaga tayong makuha. But we have to make sure that it is going to be na magagamit ng ating mga local official. Kung masyadong maraming mandated appropriation sa local level, eh wala nang... Ito baka nalilito lang kayo ha, yung binabanggit ng mga taon, 3 years kasi yan. Yung 2019 as applicable for 2022. Yung 2020 applicable for 2023. Yung 2021 applicable for 2024. That is why sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, baka gumanda na sa 2024. Pero para safe talaga, yung kanyang pamamahala sa 2023, ngayon po yun, magbe-benefit po dyan sa 2025. Yun po ang pinakasuma total nito pong sinasabi ng ating mahal na Pangulo, ano, ang ating national tax allocation or allotment ay 40% shares ng mga LGUs sa nabanggit nga po na nauta. Okay? Tuloy po natin, matatapos na ang talumpati dito ng ating mahal na Pangulo at after a while, magbabalik po ako sa inyong mga komento, then upstream na tayo. Thank you sa panonood po sa 346 na nanonood po ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Natira, di ba? Wala nang may iwan. Pagka, yun, we already have the 20% development fund. We already have the calamity fund. Meron na tayo, marami na tayong mandated na appropriation. Kung dagdagan pa natin, eh wala nang matitira para sa pag nagbayad ka ng sweldo, wala nang matitira para sa mga initiative ng mga locally. At yun ang ating gustong palabasin.
Kaya we will do all our best. We are going through it right now. And tamang-tama nga yung mga ginawa ninyong guest. Yung ating Secretary ng Finance at saka yung ating Secretary ng DBM. At sabihin natin sa kanila kung ano ba talaga ang pwedeng gawin upang mabigyan naman natin ng pagkakataon ang ating mga local leaders. Kaya, and the other point that I made was that asahan ninyo at ako ay sa local din ako nang galing, kaya siguro kahit papano marami akong nauunawaan sa mga hinaharap ninyong problema, sa mga hinaharap ninyong pag-adjust dito sa ating bagong ekonomiya. Kaya magtulungan tayo at asahan ninyo na ang Malacañang ay nakikinig sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Yeah.